everybody, Joanne here. Andito ko ngayon sa Church of God, Das Marinas, at nasa likod ko ang Generation Blessing Building or the GenBless Building. And I am here to give you a quick tour kung ano ba yung meron dito sa building na to. Ano? Excited ka na ba makita? Tara, let's check it out! This building consists of 5 floors. Nauna na dyan matapos ang first and second floor ng GenBless Building. Located sa first floor natin ang lobby, ang main and central area ng GenBless Building. At nandito rin tayo nakakapag-connect sa mga bago nating members na pumapasok dito sa church. And nandito rin nakikita yung mga ministries natin. Also, here sa first floor ng GenBless Building is iCafe, yung paboritong coffee shop ng lahat, where we can have fellowship over a cup of delicious and mabangong-mabangong kape. Nasa second floor naman ang Persian Gym at other recreational facilities ng church. Guys, alam niyo ba na iCafe in Persian has the same mission? It's to help build the church. Di ba guys, uso yung 10-year challenge sa Facebook? Alam niyo ba na parang tayo din nag-10-year challenge? This building started out year 2009 with a vision from God to Pastor Anthony Velasco, our senior pastor. Then, nagkaroon din ng mga initiated fundraisers like the Seed of Significance and A Few Good and Faithful Men. Then, ngayon, 2019, naku, magandang balita. Tapos na po ang third and fourth floor ng building na ito. So ano, tara, bisitahin natin. Let's go! At ngayon, nandito ako sa bagong elevator sa loob ng GenBless Building para tingnan kung ano yung mga floors na nandito. Samahan niyo ako! Let's go! Nandito tayo ngayon sa third floor ng GenBless Building kung saan makikita nyo, unang-una guys, bubungad sa inyo, ang quote from our beloved senior pastor, Pastor Anthony Velasco. It's about mentoring. Ito ay isa sa mga reasons kung bakit natayo itong building na to. It's about mentorship. That's why we have state-of-the-art rooms ready to cater our discipleship programs like Life Institute for our future leaders and workers ng ating church. O diba? Advance na kasi tayo mag-isip, kaya nga generation blessing kasi we want to bless the next generation. And meron din tayong conference rooms for meetings, collaborations, and brainstormings. And we are here sa lobby ng third floor ng GenBless Building kung saan ang kinaibahan niya sa lobby dito sa baba, dun sa first floor. Dito, merong lounge kung saan pwede kang mag-relax sa ating mga malalambot na upuan at meron siyang relaxing atmosphere. And now, nandito tayo sa pinakamalaking area ng third and fourth floor ng GenBless Building, the GenBless Sanctuary! As of now, nakikita nyo, it's still a work in progress, but we're excited to see it to be used for functions, additional services, and other events ng ating simbahan. At guys, akit naman tayo ngayon sa fourth floor ng GenBless Building. Tignan natin kung ano pa yung meron dun sa taas. Let's go! At ngayon, papakita ko sa inyo yung studio area ng fourth floor kung saan pwede tayo mag-produce ng mga video materials for the church. At isa sa mga highlight ng fourth floor ay itong area na to. Ang breathing area kung saan makakapag-relax ka, makakahinga ka talaga kasi ambient, spacious, at tanong niyo naman, napakahangin. So yun na nga guys, napakita ko na sa inyo kung ano yung mga nadagdag here sa GenBless Building. I know this is so exciting kasi it's now open for ministry, but what's more exciting is kung ano pa yung gagawin ni Lord here sa ating church. From a small seed of faith, ngayon nakikita natin na yung puno at bunga ng ating pagpapagal. To witness more about that, here's the Generation Blessing Dedication last January 22. Watch this video. Everything is possible for one who believes. And this is what this building represents. 2009, the Lord gave us this vision to build this building. In 2010, January 5, it was our anniversary, Tuesday, 6 a.m. Very clear. The Lord visited GenBless Church and giving us this vision. And because I was refraining to build this, what the Lord is telling us to do. I don't want to do it. It's so much pressure, so much work, impossibility.
and I'm not that crazy to do it, honestly. But when the Lord speaks, you just have to obey, even without the resources. Tuwing tumatagal ang pagtatayo, sabi ko, Lord, your name is at stake. And for your name's sake, finish it. And now we are here. And the Lord is about to finish it. This building, its name, GenBless Building, Generation Blessing. And let it echo down the generations to come. It was built for them. And the forefathers did it by faith. It's not that we have the money. It's not that because we have all the resources. Hindi yun eh. It's built on the foundation of faith. And may the next generation hear that. Nothing is impossible for those who believe. End of our GenBless tour. We would like to thank everyone na naging part ng vision na ito. Truly, you are a blessing to the next generation. Hindi ko man kayo mabanggit, but the Lord knows how to bless you. Once again, thank you for joining us in this tour. I am Joanne.